Ibibili ako ngayon na stock seat ng PCX160 na 2022 model. 3,000 kilometers lang siya nagamit. Tinago na lang talaga agad niya after 3,000 kilometers kasi nagpalit na raw siya ng upuan. Ang goal ko naman eh, syempre para mas komportable yung biyahe. Tapos mas magkakasya yung helmet ni OBR. Helmet ni OBR yung nilalagay naman dito. Medyo ipit siya kasi kapag itong stock seat na ADV. Although okay naman to, yun nga, mas gusto ko lang na mas komportable yung upuan. Tapos yun nga, mura kasi 900, second hand. Although meron naman yan na brand nyo na mabibili ka sa Shopee. Nasa around na sa 3,000 pesos. Sagi ko rin yung link nun sa description. Biyahe muna ako tapos kunin natin yung upuan ng PCX160. Kakabit natin yan dito kay ADV160. Ito na yung nabili kong stock seat na pang PCX160. Kuha muna tayo ng reference bago natin ito ikabit. Ang height ko is 5'4". So, ganyan yung position ng paa ko. Pero naka-center stand to ha. Para makita natin kung tataas siya. Kasi mas mataas yung pang PCX. Eh. Hanggang dito yung paa ko. LS2 Rapid ni OBR. Medium size. Kasya siya pero medyo sikip ng konti. Kumbaga may ipit yung ulo ng konti. Yan. Pero nalak mo siya. Tanggalin naman natin yung stock seat. Meron siyang 10mm na nut. Dito, dalawa. Ito yung dalawang nut niya na 10mm na nakabit dito. Yan, dyan lang nakabit yan. Madali lang siyang alisin. Ito yung stock seat natin ADV 160. Tapos ito naman yung kay PCX 160. Medyo may differences sila dito. Ayan, makikita niya. Mas malalim yung mga nakaprotrude dito. Siguro pang patibay para hindi basa-basa mabibiyak. PCX konti lang. Pero mas malalim tong part na to kaya medyo magkakasya talaga yung mga ibang helmet. Pero select lang. Depende sa helmet pa rin. Sa shell size. Same lang din sila ng mga lagayan dito ng papel. Ayan. Tapos yung sa tools, same lang din. Ayan, sa ilalim. Yung design ng tahi niya magkaiba pero parehas lang halos ng kulay. Etong dalawang part na to, same material. Tapos eto, magkaiba. Parang mas makapit tong kay PCX pero mas loose dito. ADV para medyo fit yung gano, kurba dito. So, mas loose ng konti para mas makapit. And ito, walang ganito yung kay PCX160. Itong material naman na to, same lang sila. Yung kay PCX is mas malaki. Kasi mas mataas yung foam din ito. Nakita nyo naman yan. Pansin nyo yan. Mas matangkad yung kay PCX tsaka mas mahaba itong part na to. Kabit na natin itong pang PCX160 na upuan. May dalawa lang siyang nut. Shoot lang natin dito. Tapos hand tight yung nut. Higpitan natin ng konti itong impact wrench. Sampitik lang. 10mm sakit yung size. Torque naman natin siya. Siguro gawin na natin 9 or 10. 9 newton meters. 9 newton meters. Okay na yan. Tingnan natin kung masasara siya ng maayos. Yan, lock na agad. Saktong-sakto yung fitting. Compare natin siya dun sa stock seat. Yan yung stock seat. Tapos ito yung sa PCX160 na stock seat. Medyo kita natin yung difference. Mas mataas talaga siya. Check natin yung seat height. Mas tumaas siya talaga. Tiptoe na talaga ako dito. Pero naka-center stand to. Pag binaba ko to, syempre, mas bababa yan. Tapos pag nag-angkas ka, mas bababa din. Tumaas siya konti. Pero mas lumambot. Ito. Tapos yun nga, hindi siya nag-slide. Mas makapit yung material niya dito sa upuan. Try naman natin tong helmet niya OBR. Ito feeling ko saktong-sakto na yung size nito. Kasi mas malalim yung hukay nito dito eh. Oh, sakto na oh. Kanina, parang nakakalang ng konti. Kailangan mo pang i-DN. Ito, saktong-sakto. Parang maluwag pa. May space pa yata. Ito yung sa stock seat pag sinasara na nakalagay yung LS2 Rapid ni OBR. Ito naman yung pang PCX160. Kabit naman natin itong anti-pusa cover ko na pang ADV. Tingin ko, sakto lang din to. Medyo masikip ng konti, pero sakto lang.
sakop lahat. Yan, sakto yung antay po sa cover na pang ADB. Nabit na natin yung upuan na pang PCX-160. Test ride naman natin. Pansin ko dito, mas ano talaga siya. Hindi siya ma-smooth kagaya nung sa stock. Yung sa stock ang smooth eh, pag gumaganyan ako, nag-slide-slide. Ito mas makapit. Kaya ko naman siya i-maneuver, naka-tiptoe lang talaga ako. Tumasan talaga siya ng konti. Bawi na kami, galing kami dun sa may bahay nila OBR dito sa Palit. May idinaan lang kami, tapos balikan lang. Kumain muna kami dun kasi gutom na ako eh. OBR gutom na rin, 11:30 na. Siguro mga 2 hours na kami na biyahe yata. May napansin ko dito mas malambot talaga siya. Compared sa stock, ang lambot eh. Yung sa dito sa inner thigh, parang may extra cushion. May kukumpara sa stock ah. Pero syempre yung comfort, sa long ride talaga natin matetest yan, yung tipo ng mga 400 kilometers, 300 kilometers, ganun. Pero pag nag-vlog ako noon, i-update ko kayo syempre kung kamusta yung comfort level niya compared sa stock. Pero so far na ginagamit nga namin ni OBR, mga ilang araw ko na rin ito nagagamit eh. Mas comfortable talaga siya. Although yun nga, tumaas siya ng konti. Pero okay lang kasi, abot ko pa rin naman. Hindi naman kasi sa sobrang tumaas. Kumbaga siguro sabihin natin mga 1 inch yung itinaas. So manageable pa rin. Pero magdedepende yan sa height niya syempre. Ang height ko nga is 5'4", saktong-sakto lang. Abot ko pa rin siya. Lambot talaga niya sa puwete, oh. Sarap sa pakiramdam. Excited na rin ako magamit ito sa long ride talaga. Para matest natin yung comfort level niya. Ang pinaka nagustuhan ko rito, yung seat compartment niya na mas lumaki nga. Kasi mas malalim yung lubog nung sa pang PCX. Tapos i-observe ko na lang kung yun nga, yung issue daw nila is na bibiyak kasi konti lang yung mga ano niya. Parang support na ganun-ganun. Pero observe natin, i-update ko rin kayo. Kaya gusto ko siya kasi mas lumuwag talaga yung compartment. Kasyang-kasya yung helmet ni OBR, may space pa. Unlike dati nang sa stock na ipit siya. May sasara mo pero ipit. Tapos yung parang bandang ibabaw din yung itaas na part nun. Parang mas malaki din yung space kasi na nag-grocery kami last time. Kumasya siya nung pagsara namin na dati kapag ganong level yung nakalagay ng mga grocery, parang ipit na. Yung sa PCX na stock seat, kasyang-kasya siya. Yan palang stock seat ni PCX, meron niya ako nakita sa Shopee, pero 3,000 plus yung presyo niya. Halos ka-presyo na niya yung mga Camelback seat na nabibili ngayon. Meron iba mga 3,000, 4,000, ganun. Meron din ako nakita noon na pang PCX 160 talaga. Tapos wala siyang nakalagay na PCX 160 din sa may parang bandang gitna ng Camelback na seat. Tapos maganda raw yung quality noon. Nalagay ko na lang din yung link na sa description. Yung kasi yung plano ko dati. Kaso nakita ko nga to na binibenta sa market place, tapos mura lang, 900 pesos. Oh, ang bilis. Kahit ano yung binili ko kasi 900 lang. Ayun, 3,000 plus din yata or 4,000 yata. Depende na lang kung ano yung matripan nyo bilhin, magamitin. Or pwede rin swap nyo yung stock nyo. Minsan may mga nakikipag-swap nyo na pang PCX 160. Pero lambot talaga nya. Sarap. Ang sarap sa legs, sa inner thigh. Yung sa'yo, Bobby, malambot compared sa stock or same lang. Hindi maramdam. Tinatanong ko si OBR, hindi raw niya masyadong random. Siguro same lang din yung kapal sa pillion na part ang kasan sa dulo. Same lang kasi ng lapad yung size niya, kaya komportable din si OBR talaga. Kahit nung stock, komportable naman siya. Yung sa akin lang talaga, medyo nangangalay ako mga within 2 hours, ganun. Biyahe, 2 to 3 hours. Ngayon siguro mga 3 to 4 hours bago na mangalay ko ito. Pero matetest nga natin kapag nag long ride kami. Dito ko natapusin yung vlog. Lagay ko na lang din yung link sa description or comment section. Ang stock seat tsaka yung aftermarket, pwede nyo i-try. Sarap ng upuan, ng lambot sa puwet.